Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong banal na misa ngayon, bago ginugunita po natin ang kabanal-banalang mukha ng Panginoon. At ngayong 1 ng Marso, naitakda na tayo'y alert level 1. Sa wakas, nakarating tayo sa alert level 1. Magpasalamat tayo sa Panginoon upang talagang matapos na ang pandemya. Gayun din ang lahat ng mga namatay ng COVID-19. Sumalangit nawa sila. At ang mga natitira pang may sakit, gumaling nawa ang ating mga kapatid. At gayun din kaisa natin ang ating mga kapatid. Magdasal po tayo para sa kapayapaan sa parte ng mundo doon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula
sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang unang ipahayag sa kanila ang hirap at tiisin ni Kristo at ang parangal na natatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon at sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Hiyamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag, naghandog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag, nanghandog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag, nang handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag, nang handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo,
Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinuman mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at ang mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At ang kabilang at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli. At maraming mauhuli ay magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Araw ngayon, bago ang simula ng banal na panahon ng Kwaresma. Bukas na po ay ang paglalagay ng abo sa ating mga noo. Ginugunita po natin ang banal na mukha ng Panginoon. Ang banal na mukha niya. Binugbog, dinuraan, pinagsasampal, ang ulo nilagyan ng tinik ng korona, pinaitim ng ating mga piniling at nasarapan tayong mga kasalanan. Kaya nga, kung pagninilayan natin, haharap tayo sa Kanya, tayo po'y tumanaw ng hindi lamang utang na loob. Lumapit tayo na may pagpapakumbaba, pagsisisi, pasasalamat, at paghanga din sa Kanya bilang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Malapitan natin, katulad kung kausap nating malapitan ang isang kakilala, mukha sa mukha, tinitingnan natin sa mata upang ipadama ang ating atensyon at sana naman ang ating sinseridad. Ang ating unang pagbasa, unang sulat ni Pedro, magpakabanal tayo sapagkat ako ay banal, sabi ng Panginoon. Marupok tayo, makasalanan tayo, palpak tayo. Ngunit ang layunin natin na mataas din, mataas ang pangarap ng Diyos sa atin, maging banal tayo. Magpakasanto, magpakasanta. Sabi nga, isa lamang ang trahedya sa buhay. Ano yung marami mga tayo, marami tayong mga trahedya sa buhay. Pero isa lamang ang talagang trahedya. Ano yun? Hindi ka naging santo, hindi ka naging santa. Sapagkat kung hindi ka naging santo at santa, kapahamakang walang hanggan ang ibig sabihin nito. Paalala po ang ating misyon sa buhay. Sa ating ebanghelyo po ayon kay San Marcos, meron pong mga nauuna, mga makapangyarihan, mga matataas, mga sikat, mga popular, datong-datong ang kanilang mga pera, mga palasyo, ang kanilang tinitiran. Ang mga nauuna sa buhay nito, mahuhuli sa kabila. At ang mga nahuhuli dito sa lupang ito,
napag-iwanan, nakaligtaan, mga mararita, mga dukha, mga mahihirap, sila ang nasa puso ng Panginoon. Sila ang itatanghal, itataas, itatampo. Kaya nga, hindi kayamanan ng daigdig na ito, hindi po dolyares, hindi po euro, hindi po pounds ang dapat ipunin ang mga espiritual na kayamanan. Pagtulong sa kapwa, pag-ayuda, karidad. Yan po ang kayamanang iipunin. Mag-iimpok po tayo. Akumulasyon ng mga espiritual. Magpapalugod, magpapataba sa puso ng Diyos. Yung mukha niya na binugbog natin, pangitiin naman natin, pasayahin naman natin. Yung mata niya, alam naman natin yun, yung kumukuti-kutitap. At may pusong nilalapitan natin na may kilig. Kasi yun ang pag-ibig, yun ang dalhin natin sa ating pakikipagkaibigan. Yun lang po, mga kapatid. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, ay, San Roque, sa susunod na linggo, di ba may mga dasal tayo, medyo mahaba, pasensya na po kay San Roque. At may nobinaryo po ako, araw-araw, medyo hihinto na namin. Kasi, papasalamat. Papasalamat tayo sa kanya. Ay, kahapon nga pala. Kwento na lang. Kwento to. Si Father Barion. Father Barion. San Roque, parokya sa Lemery, Batangas, pumunta dito. Ang kwento niya, sa kanyang parokya, meron pong isang bahay doon. Nagka-COVID lahat. Nagka-COVID. Natatakot sila. Dumaan sa harap ng bahay nila ang imahe ng San Roque ng parokya. At, alam natin, gumaling lahat ng nasa bahay. Gumaling. Lahat sila. Kwento yun, ha? Kay Father Barion. Kinwento kahapon. Salamat, salamat, salamat. Nawa po ay kaibiganin natin at mahalin natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa pangalib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinaas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Tugon po natin, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat, naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakakapagpabalik loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw,
nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo nang may habang mga pangangailangan. Diwanagan mo ang iyong katotohanan ng aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak at ni si Jesucristo, siya nabubuhay naghahari kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinsalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-abot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Oh,
paalaala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoon sa Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagib ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan anong ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagganda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming katawan at kaluluwa. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangal, sabihin niyang na ikaw ang iibigin at paglining ko rin bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiupo muna po ang lahat. Maaari na pong tumayo at